Hi friends, my name is Sandra and you're watching Micro Moments. For today's video, andito tayo sa hospital compound. Yes, magjo-duty ako friends, pero 11 AM pa yung duty ko. Early ako pupunta dito kasi mag-undergo ako ng CT scan, head CT scan, brain CT scan, or anong tawag mo pa dyan. Yan ang i-undergo ko today. So, punta tayo dito sa gitna. Actually friends, ibang daanan yung dinadaanan ko usually. Pero dadaan tayo dito sa front, sa COVID and gang, main entrance. Para makita nyo naman yung main entrance ng hospital. Kasi yung dinadaanan ko, hindi main entrance palagi. Ibang entrance. And tingnan natin kung magmamask ba yung mga patients. Kasi yung rule ngayon friends, pag co-workers yung kasamahan, makakasalamuha mo, hindi necessary na magmask. Kasi fully vaccinated na kami lahat. Pero kung nag-enter kami sa patients, nagmamask kami. And papakita ko muna sa inyo yung magagandang flowers before tayo papasok sa hospital mismo. Isn't it nice, friends? Ayan, friends. So, tayo ay papunta na. Ako ay hindi pa nag-breakfast. Nagdala lang ko ng water. Kasi nabasa ko sa internet na ano daw, pag with dye na CT scan, brain CT scan, mas maigi, or any kind of CT scan, basta with dye, huwag daw kumain at least 3 hours. At huwag iinom ng mga colored drinks. Ano lang, pwede mo iminom, pero ganito lang. Colorless drinks. So, ito yung main entrance, friends, ng hospital. Ayan, friends, ako ay magmamask kasi papunta ako, papasok ako sa loob as patient. So, ako ay magmamask, friends. And may mga katanungan konti before makapasok pagpasyente. As worker, walang katanungan, pero hindi ako pasok as worker. Pasok ako today as patient. Pero mag-duty ako mamaya after dito. Muna tayo, friends, kasi may katanungan sa isang patient. Hi, hi! Yeah, skeleton owner, so kill se. Nice. Okay. Oh, yeah, you're full vaccinated. Right? You're full vaccinated. Yeah. 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 Ayan friends, walang gaanong katanungan kasi nga full vaccinated ako. So walang gaanong katanungan. Dito na tayo sa loob ng hospital. So merong ano dito na hindi pwede mag-feature ng ibang people. So pwede lang i-feature pag ko lang siguro. So yan friends, ano tayo sa first floor ng main building. Hindi ko pa time para doon sa owner circle si friends, pero pupunta ako sa matawag nito, expedition kung sa inner region. Sasabihin ko na dumating na ako. Yan yung gagawin as a patient. Hindi pa ako uminom ng water, mamaya inam ako ng tubig. Hello! Kay her team, Abdale, Fempo Halni, Sandra. Ja. Noe frikort har du fått det? Nei. Nei? Da koster det 267. Ja. Ja. Takk, takk. Så da er det bare å sitte her og vente litt. Ja. Tack tack, ha det. Ayan, friends. So, mag-wait lang daw dito. Pero dito ako sa kabila mag-wait. Kasi doon madaming patients sa kabila. So, hindi ako makapag-video. So, doon talaga yung waiting area, friends, dyan. Malawak yan na waiting area.
Pero dito ako nag-wait para free akong mag-video. Kasi dito, friends, merong rule na hindi pwedeng i-feature yung ibang tao pag walang pahintulot. Kaya yun, pwede ko i-feature sarili ko, pero hindi yung, for example, dyan sa blood sampling, pag sinabi ng gagawa ng procedure na hindi pwede kahit yung sarili mo ang i-feature, hindi talaga pwede. So yun, ngayon feature ko na lang sarili ko. Kasi mamaya hindi na pwede. Yan dyan yung madaming rooms yan dyan, friends. So tatawagin ako mamaya ng radiologist para sa CT scan. Hindi ko alam kung pwedeng mag-video doon sa loob, pero at least na-feature ko kung anong gagawin ko for today. Tatanggalin ko muna yung mask ko kasi inom ako ng water. Kasi hindi pa ako nakainom ng water, friends. So inom ako ng water. Ilalagay ko muna dito yung camera. Ayan, di ko alam kung kung whole body yung makikita. Pero inom ako ng water kasi hindi pa ako kumain, friends. Hindi pa ako kumain at saka naghilamos lang kung hindi ako nag-powder nga eh. Tapos yung food ko, dinagay ko sa bag. Nagkuha ako ng papel doon kasi nagbasa-basa ako, friends. Ayan. May water dito sa gilid. Inubos ko na, friends, para mabusog ako. Kasi mamaya pa after procedure ako kakain. Nagbaon ako dyan, no? Bag ko punong-puno kasi may baon ako na breakfast tsaka brunch at tsaka lunch dinner. Parang ganun. Dalawang baon lang. So uwi ako, friends, mamaya pang gabi. Kasi duty ko 11 a.m. to 7 p.m. So, past 7 p.m. Ano bang nangyari dito sa hair ko? Nakaloka tong hair ko. Panalamin muna ko doon, friends. Doon. Ano bang nangyayari dito sa hair ko? Wait. Mukhang okay na. Wala talaga kahit petroleum jelly. Wala talaga, friends. So, waiting pa tayo. Waiting ako. Nagdala din ako ng notes dito. Kasi mamaya after work, magbabasa ako. Today is brain challenge. Pero i-check yung brain. Literally. Kasi CT scan. Bukas, exam ko. So, brain challenge pa din. Pero, mental. Mental challenge, friends. So, yun. Tempohal nina. Ibig sabihin, 8:25 a.m. So, yun na yung ano ko. Inner circle, sabi ba? Ito na yun. Hi, Yay Erhar! Ayun, friends, nag-ask ako ng permission na kumuha ako ng kunting video para sa inyo. Diyan, ipapahiga ako dyan, friends. Ang dyan. Yan. So, okay naman siya. Sabi ko, kunti lang. Tak-tak!
na ang procedure and kanina merong patient dito nakaupo. Yung procedure talaga, friends, ay mga approximately 15 minutes lang. Nilagyan ako ng ganito kasi ang ginawang CT scan, first, walang contrast. Tapos, pangalawa ay may contrast. Tapos, pinapaupo dito for at least 30 minutes ang mga lahat ng patients sa room na to. Kasi baka daw mayroong reaction. So, hindi ka agad pinapaalis. So, ayan, mag-wait muna ako dito ng about 30 minutes. Nag-mask ako, friends, kasi may pasyente nga dito kanina at posibleng may papasok na naman ang pasyente, so need mag-mask. Kasi kung workers lang ang ka-interact, hindi kailangan mag-mask. Kanina nung ginawa yung procedure, hindi talaga ako nag-mask. Yun, so about sa experience, friends, yung walang contrast, okay lang talaga, friends. Hihiga ka lang kasi doon, friends, hihiga ka lang. Pero yung nilagay na yung contrast, friends, ang init sa katawan simula ulo hanggang parang maiihi ka. Yun yung feeling. At saka yung feeling ko parang mapapass out ako. Kasi siya, mainit sa katawan na yun lang ha, feeling ko mapapass out talaga ako. May himantay ako. Sandali lang siya. Seconds lang yung ginawa yung contrast. Feeling ko seconds lang. Or kung minutes man, sandali lang. Sobrang sandali lang talaga. Siguro kung may problema, tingin ko, yun yung matatagalan. Depende siguro yun sa nakikita nila during the procedure. Siguro okay, kaya sandali lang talaga yung procedure ko. Kasi nag-research ako sa net about CT scan. Sabi, talaga mga 30 minutes ang procedure. Pero 30 minutes yung whole procedure, for example, without contrast. Pero yung nangyari sa akin, 15 minutes with and without contrast na yun. So tingin ko okay lang, okay talaga yung result. Ginawa to sa akin, friends, kasi palaging sumasakit yung ulo ko. At saka, sa side ng nanay at saka ng tatay ko, both merong hypertension. Tapos, yung tatay ko early siya namatay, 37. Tapos, meron akong cousins na namatay early din, 30s. Tapos, merong iba 40s. Namatay silang bigla. As in, biglaan talaga, friends. Walang second chance. Diretso talagang patay. Tapos, yung pagkakaalam ko, hypertension lang. Namatay sa hypertension. Sabi ng doctor, wala daw namamatay sa hypertension. May namamatay dahil sa ibang cause at hindi sa hypertension. Kasi kung hypertension lang daw, hindi ko pala tumaan. Hindi ko pala mabend. Kasi kung hypertension lang daw, kahit umabot pa yun ng 300, hindi daw namamatay pag yung yung mga ugat-ugat mo ay normal lang. Hindi daw yung puputok. Kaya chinek yung yung brain to eradicate ng possible na aneurysm. Yun yung main reason, friends. Kasi yun yung pinakamadaling mapumutok yung sa brain. Yung meron ding mga ibang klaseng aneurysm, for example, sa heart or sa ang parte. Kasi yung aneurysm yung pumuputok yung ugat. So, duda ng doctor na yung nangyari sa mga cousin ko, ganun, aneurysm, pumutok yung ugat. Kaya, early yung death. Para magkaroon na din ako ng peace of mind, yun, ginawa to ng procedure na to. Friends, okay naman yung yung feeling ko. Hindi naman ako nahihilo and everything. So, mag-wait lang talaga. Parang vaccination lang din na kailangan mag-wait kasi baka may reaction. Pero yung ulitin ko yung kanina talaga, friends, parang feeling ko may himatay ako. In start na talaga yung ilagay yung contrast. Sobrang sandali, feeling ko seconds lang talaga yun.
Pero sobrang init ng katawan. Iba talaga yung pakiramdam. Kaya yun, feeling ko mahihimat. Ano ba yan? Naano yung mask ko? Ano, walang ibang tao dito, friends. Ako lang talaga. Pero anytime pwede kasi may pumasok na patient. Kaya, yun, following the rule. Mask talaga tayo. Waiting. Ano na bang oras yun? Check natin. It's 9 a.m. Duty ko is 11 a.m. So, at ang dala na nga ako ng baon, hindi na ako uuwi. Malapit na naman yung place ko. Pero hindi na ako uuwi kasi baka minutes lang din ako sa bahay tapos balik ka agad sa work. So, buti dito na lang ako mag-wait until 11. So, mamayang gabi pa ako uuwi ng bahay, friends. Tapos na yung ano ko, tinanggal na ako. At chinek ko na din, wala nang blood na lumalabas. Kasi kasi kanina. Naidagrabay, I will talk toilet. Kasi kanina, mayroong pang blood na nag-uus. So, ngayon wala na. So, pwede nang lumabas sa abdeling. Pupunta na ako ng CR. Tapos na yung procedure, friends, at super early pa, kung kaya hindi muna ako mag-change wardrobe. At ako ay kakain muna ng breakfast. Pwede ko na palang tanggalin tong mask, actually. Pero di ko alam saan po ito yung, ano. Ayan. Maghanap ako ng basurahan, friends. Kasi, andito pa yung mask. Iniisip ko dito mag-ano, kumain sa labas, friends, pero ang lamig. Lamig pala, friends. Lamig yung hangin. Lamig ang simoy ng hangin. Tingnan nyo, friends. Oh. Maganda sana umupo dyan, friends. Oh, merong upuan. May mga upuan dyan para kumain ng breakfast. Problema, friends, ay malamig. Doon, friends, ay meron ding ano. Ending. Pwede may stambayan. Diyan pwede. Dito din. Pero yun na nga, friends. Ang lamig eh. Malamig siya. Hindi ko alam saan ako mag-standby. Kasi kung doon ako sa yung inistandbayan ko kahapon, opo, madaming kakilala ako na pabalik-balik dyan. So, ayoko doon. Saan kaya ako mag-standby, friends, nito? Dito na lang siguro ako. Pero baka malamigan ako talaga. Yan yung ano ko. Ayaw ko ng malamig. Tapos hindi ako nag-sunblock, friends. Ang ganda naman ng flowers. Tingnan yung friends. Ang ganda ng flowers, di ba? Hindi ako nag-ano, friends. Hindi ako nag-sunblock. Kaya, hindi ako pwedeng mag-ano. Yung naka-ano talaga, naka-face sa sun. Kasi yun yung hilig ko, mag-face sa sun. So, dito na lang talaga ako, friends. Mag-standby. Kakain ako ng breakfast dito. Actually, yan dyan sa loob is canteen yan, friends. Canteen namin. Hindi canteen ng mga pasyente. Iba din yung canteen ng pasyente na andoon sa kabilang building. Ito dito, canteen to ng mga workers. Malawak talaga yan siya sa loob, friends. Tapos, pag lunchtime, madaming gustong umupo dito lang sa labas instead doon sa loob. So, dito lang ako mag-standby sa labas at kakain. Hindi ako bibili sa canteen. Meron akong baon. Okay? Till next video, friends! Have a nice day! Don't forget to press like, subscribe, and bell buttons.